Kabanata 891. Napabuntong hininga ang lahat ng marinig iyon. Napakatanga namin. Bakit hindi natin naisip ito kanina? Ang pagpatay ay isang krimen na kailangang iulat. Bakit tayo bulag kanina? Wade, di ba ang pinsan mong si Brent ang director ng police station dito? Bakit hindi mo siya tulungan? Tumanggo si Wade Jenkins. Sige, kukontaken ko siya ngayon. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Brent Jenkins. Hoy, Brent, maaari mo ba akong tulungan? Sa istasyon ng pulisya, ibinagsak ni Brent Jenkins ang kanyang kamay sa kanyang mesa at tumayo nang marinig ang kwento ng kanyang pinsan. Scumbag, anong panahon sa tingin niya ang kanyang ginagalawan? How dare he disrespect the rule of law? Sigaw ni Brent na magkadikit ang ngipin. Huwag kang mag-alala, haharapin ko ito. I round up ang riot police. Arestuhin natin siya. Sa Trust Media, nasa kalagitnaan sina Lacey at Dexter sa pag-aayos ng kanilang opisina. Bakas sa mukha ni Lacey ang lungkot. Ilang araw pa lang kami dito. Dalawang beses na kaming itinapon sa basurahan. Siguro ang Trust Media ay hindi kailanman itinadhana na maging. Huwag kang mag-alala, Lacey, hanggat nandito ako, ang buong Eurasia ay pag-aari natin. Dexter said in a attempt to comfort her. Biglang may pumasok na grupo ng mga lalaki. Si Brent Jenkins iyon at ang kanyang hukbo ng riot police. Tumayo si Lacey na nakaugat sa lupa. Medyo nalilito. Bakit nandito ang mga police? Hindi tulad ng tinawag ko sila o ano paman. Higit sa lahat, bakit may mga police na naka-bulletproof vest? You are, nag-aalalang tanong niya. Napatingin si Brent sa kanilang dalawa. Sino sa inyo si Dexter Cruz? Akin na sana iyon. Sinagot ni Dexter ang tanong ni Brent nang hindi man lang tumitingin mula sa pagwawalis ng sahig. Bamantong hininga si Brent bago siya nagpatuloy. Dexter Cruz, arestado ka dahil sa mga pinaghihinalaang koneksyon mo sa isang kaso ng pagpatay. Nagsimulang magpanik si Lacey. Maling tao ang nakuha mo. Empleyado lang si Dexter sa kumpanya ko. Wala siyang pinatay. Lahat ng ebidensya namin ay tumuturo sa kanya. Sabi ni Brent, kami ang magdedesisyon kung siya ang may kasalanan o hindi. Noon ay tuluyang tumangala si Dexter. Hindi niya sinisisi si Brent dito. Ginagampanan lamang ng huli ang kanyang mga tungkulin bilang isang pulis. Ang tanging taong masisisi ay ang kanyang sarili. Dahil hindi niya pinansin ang mga nakatataas sa kanyang mga aksyon bago pa man. Bakit hindi ka bumalik at tingnang mabuti ang aking mga detalye bago ako arestuhin? Tanong niya, hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyan. Single ni Brent, pero na, huwag kang maglakas loob na subukan at labanan ang pag-aresto. Magiging mabait lang kami sa iyo kung makikipagtulungan ka. Nagpa siya si Dexter na pagbigyan ang kanilang kahilingan dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan pa rin niyang makausap si Brent. Lalong nabalisa si Lacey nang makita si Dexter na inakay palayo ng mga pulis. Dexter, inosente ka diba? Ngumiti si Dexter sa kanya. May tiwala ka ba sa akin? Lacey, oo naman. Tumanggo naman si Lacey. Sige, hintayin mo ako. Huminga ng malalim si Lacey at buong determinadong sinabi. Huwag kang mag-alala. Dexter, kung may maglalakas loob na iframe ka para dito. Ako mismo ang hahabol sa kanila. Sige, sagot ni Dexter bago siya pinaalis ng riot police. Nakita ni Cobra si Dexter na inakay palayo ng mga pulis mula sa kanyang pwesto sa labas ng opisina. Siguradong na-alerto na ni Damian ang mga pulis. Mayroong isang daang na walang buhay na dapat parusahan si Dexter Cruz. Siguradong bababa na siya this time around. Gayunpaman. Nangangahulugan iyon na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong mabali ang mga buto ni Dexter. Umisi si Cobra habang bumagapang papunta sa isa sa mga opisyal. Sir, gusto kong magsampa ng ulat laban kay Dexter Cruz. Binali niya ang aking mga binti sa pamamagitan ng marahas na paraan. At dapat siyang parusahan dahil doon. Kabanata 892. Napangiti na lang si Dexter. Cobra, tumigil ka sa pagsasalita, I save ang iyong enerhiya. Kung hindi ka tumahimik,
Dadagdagan ko pa ng panibagong araw ang sentensya mo. Makukulong ka. Tumigil ka sa pag-arte na parang ikaw ang amo. Sagot ni Cobra. Maghintay ka. Magpapadala ako ng isang tao na magmumalto sa iyo kapag nakuha mo na ang iyong sentensya. Sinulyapan ni Brent si Cobra bago bumaling sa kanyang mga nasasakupan. Dalhin mo rin siya sa istasyon. Kailangan natin ng pahayag mula sa kanya. Maya-maya, nakarating na sila sa station. Ang mga Panginoon ng apat na pamilya ay matagal nang naghihintay sa mga pintuan. Tuwang-tuwa sila nang makita si Dexter na pinangunahan ng isang grupo ng mga pulis. Kahit na may bakas pa rin ang panghihinayang sa kanilang mga mata. Kung alam lang nila na ganoon kadaling isusuko ni Dexter ang kanyang sarili. Hindi na nila kailangang i-fork out ang dating 50 bilyong iyon. Nagpasya silang maghanap ng mga paraan upang mabawi ang 50 bilyon kapag namatay si Dexter. Nagsimulang tuyain ang apat na master si Dexter habang naglalakad ito papasok sa istasyon. Haha, bakit hindi mo ipakita sa amin ang higit pa sa iyong mga panlilin lang? Dexter Cruz, akala ko ba hindi ikaw yung tipong madaling sumuko? Hindi ba't napakahiyang mamatay ka sa kulungan? Anak, narito ang paghihiganti na nararapat sa iyo. Bibigyan kita ng tamang libing kapag nahatulan na siya ng kamatayan. Napatingin si Dexter sa apat na tao at nagtanong. Kumusta ang paghahanda para sa 50 bilyong hiniling ko? What the hell? Galit na galit si Helen Zelly. Mamamatay ka na. Itigil ang pagpapantasya tungkol sa 50 bilyong iyon. Hindi ko akalain na mabubuhay ka ng ganoon katagal. Umiling si Dexter at bamaantong hininga. Well, nagbago ang isip ko. Kung isa sa alang-alang kung gaano ka bastos sa akin. Sa tingin ko ang 50 bilyon ay hindi na sapat. Paano kung 100 bilyon? Sabay-sabay na tumanggo ang apat na master. Sa tingin ba niya ay makakaligtas siya dito? Umunta tayo sa silid ng interogasyon. Sabi ni Brent, pwede din ba tayong pumasok? Tanong ni Wade, kami ang biktima dito. Magagawa nating kontrahin ang kanyang mga kasinungalingan kung maglakas loob siyang magsabi ng anuman. Umayag naman si Brent nang hindi nag-iisip. Umunta sila sa interrogation room. Ang iyong pangalan, kasarian at edad, pakiusap. Sabi ni Brent, bakit hindi mo nalang tingnan ang aking mga archive? Tanong ni Dexter, tigilan mo na ang pagtatangkang lokohin kami. Ungol ni Brent. Bago bumaling sa kanyang assistant na si Larry at sinabing, go and check his archives. Tumanggo si Larry at nagmamadaling pumunta sa archives room. Nagpasya si Brent na huminto sa kabog sa paligid ng Bosch. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nasa likod ng pagpatay sa lahat ng taong iyon mula sa apat na pinakakilalang pamilya? Tama, ako nga, sabi ni Dexter. Ginawa mo rin ba ang Eastern Star Massacre? Oo. Ang binti ko simula ng Cobra. Nasira ko, sabi ni Dexter. Pinutol siya ng tingin. Tuwang-tuwa ang apat na master sa kanyang mga sagot. Akala nila ay susubukan man lang ni Dexter na iikot ang isang uri ng matangkad na kwento para ipagtanggol ang sarili. Inihanda pa nila ang kanilang mga kontra-argumento. Hindi nila alam. Umamin na agad si Dexter sa mga akusasyon. Siya ang humihingi nito. Sige. Ipapakita ko sa korte ang iyong pahayag bilang ebidensya. Sabi ni Brent, ay detain siya hanggang sa magawa ang hatol. Ang apat na master ay nabalisa sa Penonebik. Haha, sa wakas ay makukuha na niya ang nararapat sa kanya. Sa wakas natapos na rin ang matagal nilang paghihintay para sa hustisya. Samantala, isang Humvee L5 ang dahan-dahang pumasok sa istasyon. Ito ay pag-aari ng General Cosmopolis. Wolf's Greed. Pumasok siya sa archive room na may hawak na isang top secret archive. Umupo si Larry sa tabi ng mesa sa silid ng mga archive. Sinusubukan ang kanyang makakaya na mag-ukay ng anumang impormasyon tungkol kay Dexter Cruz mula sa kanilang mga system. Gayunpaman, ang mga resulta ay halos malaglag siya sa kanyang upuan sa gulat. Ang mga archive ni Dexter ay nasa SSS level confidentiality. Na nangangahulugang wala siyang karapatang basahin ang mga ito. Kabanata 873. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong archive. Marahas siyang nanginginig habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Si Dexter Cruz ay hindi isang ordinaryong tao. Problemado ang direktor.
Tumayo siya para ipaalam sa direktor ngunit hinarang siya ng Wolf's Dread sa pinto. Napatingin siya sa computer at mumisi. Sino ka sa tingin mo? Ang kanyang mga archive ay hindi isang bagay na mababasa mo lamang tulad ng isang libro mula sa aklatan. Pansamantalang sinulyapan siya ni Larry. Sino ka? Bakit ka nandito? Ako si General Cosmopolis. General Cosmopolis. Sigaw ni Larry. Bakit siya nandito sa lahat ng lugar? Ang kanilang istasyon ay halos hindi isang lugar na maaaring bisitahin ng isang tulad ng General Cosmopolis. Inihagis ng Wolf's Dread ang mga archive sa kanyang mga kamay kay Larry. Hindi ba ito ang hinahanap mo? Bakit hindi mo tingnan? Inilabas ni Larry ang salansa ng mga dokumento mula sa folder at halos mawala ng malay matapos silipin ang laman nito. Dexter Cruz, 5-star General. Kilala rin bilang ang Great Marshal. Isinulat sa malalaking block letter sa tuktok ng unang dokumento. Ang dakilang Marshal. Nakuha ni Brent ang Great Marshal. Nadama ni Larry ang takot na bumalot sa kanya tulad ng isang balde ng malamig na tubig. Ang tanging naiisip niya ay kung gaano sila kahirap. Sa loob ng isang tagal ng isang araw, dalawang Diyos ng digmaan ang nagagandahan sa kanilang istasyon. Katapusan na. So, ano sa tingin mo ang susunod mong gagawin? Malamig na tanong ni Wolf's Dread. Napatango ng husto si Larry. Sasabihin ko na sa direktor ang tungkol dito ngayon din. Tumango si Wolf's Dread at umalis. Nagjogging si Larry hanggang sa interrogation room. Katatapos lang ay collate ni Brent ang voice statement at papunta na sana si Dexter ng personal sa detention rooms. Biglang sumugod si Larry sa kanya at sumigaw. Mr. Jenkins, please tumigil ka na. Kumunot ang noo ni Brent. Hindi ba dapat talagang magalang ang lalaking ito? Bakit niya ako sinasabihan na tumigil na? Ano ba ang sinisigaw mo? Ungol niya, hindi siya pinansin ni Larry at bumaling kay Dexter. Binigyan ng huli ng isang tame time na yumuko. Ginoo, Cruz, humihingi ako ng paumanhin para sa aming mga naunang pag-aalinlangan. Patawarin mo kami. Pasimpleng tumango si Dexter sa katahimikan. Anong pinagsasabi mo, Larry? Tanong ni Brent. Aminin niya ang kanyang mga kasalanan. Bakit ka nagkakaganyan? Ang apat na master ay nagsimulang kagalitan din si Larry. Natinawag siya ng lahat ng uri ng pangit na pangalan. Naiwan na walang ibang opsyon. Halos kinaladkad ni Larry si Brent papunta sa archives room habang sinasabing. May kailangan akong ipakita sa iyo. Mr. Jenkins. Si Mr. Cruz ay inosente. Galit si Brent. Hoy! Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag sa lahat ng kalokohang ito. Kumanda ka na mawala ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Mr. Jenkins, matutuwa ka ipinakita sa iyo ito. Sabi ni Larry, nang makarating sila sa archives room. Itinuro ni Larry ang screen ng computer at sinabing, Mr. Jenkins, ang mga archive ni Dexter Cruz ay nasa ilalim ng SSS na antas ng proteksyon. Ang kanyang mga archive ay nasa folder na ito. Mangyaring tingnan. Ano? Nanginginig si Brent. SSS. Paano ito posible? Kinuha niya ang folder sa mesa para tingnan. Nang matapos siya ay halos bumagsak siya sa lupa sa sobrang gulat. Ang dakilang Marshal. Si Dexter Cruz ang Great Marshal. Pinigilan ko ba ang Great Marshal mismo? Ito na ang katapusan ko. Teka, may mali. Biglang sabi ni Brent, na nawala ng ulirat. Hindi ba siya nagtatanggol sa mga hangganan? Bakit siya nasa Ateville? Sigurado ka bang totoo ang mga archive na ito? Kabanata 894. Kuminga ng malalim si Larry. Bueno, Mr. Jenkins. Maaaring hindi ka maniwala sa akin kapag sinabi ko ito. Ngunit, ipinadala ito ni General Cosmopolis sa kanyang sarili. Hindi mo ba nakita ang Hunky L5 niya ngayon lang? At saka, kahit peke ang mga dokumentong ito, ang nasa computer ay hindi. Ito ay SSS confidentiality na pinag-uusapan natin. Oh my goodness! Bumagsak si Brent sa sofa. Lubos na nawasak, yung apat na bastos. Ano ang nagpaisip sa kanila na maaari nilang pukawin ang gulo sa Great Marshal at makatakas dito? Bakit ko hinayaan ang sarili ko na madala sa gulo na ito? Ano pa ang hinihintay mo?
Mr. Jenkins, dapat kang pumunta at humingi ng tawad kay Mr. Cruz. Paalala ni Larry sa kanya. Ay, tama. Agad namang tumakbo si Brent. Tandaan na ilihim ang kanyang katayuan. Sigaw ni Larry sa kanya. Naiintindihan. Sigaw ni Brent pabalik. Samantala, tinalibutan ng apat na master si Dexter na nagpatigil sa kanya sa pagtakbo para dito. Napangiti na lang si Dexter. Ano sa tingin mo mapipigilan mo ako? Tigilan mo na yung pagiging delusional mo. Sa pagkakataong iyon, muling pumasok si Brent sa silid. Humihingal at humihinga. Nagsalita si Wade bago pa niya magawa. Sinubukan ng taong ito na tumakbo para dito. Ngunit nagawa naming pigilan siya bago niya magawa iyon. Dapat kang magdagdag ng isa pang bayad sa kanyang listahan. Gayunpaman, sinampal lang ni Brent si Wade sa mukha at sumigaw. Shut up! Natigilan ang lahat. Napawi ang kanilang mga mapangasar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Bakit niya lang ginawa yun? Gayunpaman, ang susunod na hakbang ni Brent ay yumanig sa lahat. Nilainggan niya si Dexter at yumuko. Paumanhin, Mr. Cruz, inaresto ka namin ng walang masusing investigasyon. Kaya kami ng mga nasasakupan ko ang may kasalanan sa sitwasyong ito. Patawarin mo kami, sir. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga batas kung maaari mo lamang lutesin ang lahat sa isang simpleng paghingi ng tawad? Malamig na tanong ni Dexter. Napakagatlabi si Brent. Ginoo, Cruz. Handa akong magbitiw sa bagay na ito. Kung ikukumpara sa kayamanan at katayuan, mas gugustuhin niyang buhayin ang sarili. Hindi naman kailangan yon. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Dexter stated. Gayunpaman, nabigla ang aking asawa sa kanyang buhay nang hulihin mo ako. Kailangan mong humanap ng paraan para makabawi sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Brent at sinabing, oo, sir. Papauwiin na kita ngayon at hihingi ng tawad kay Mrs. Cruz. Sige, alis na tayo. Si Wade at ang iba pang mga master ay lubos na nalilito. Ano ang nangyayari? Hindi ba't ipapadala nila siya sa kwartel ng mga kulungan? Bakit biglang nagbago ang ugali nila? Ano sa mundo ang nangyari? Brent, inamin niya ang kanyang mga kasalanan. Bulalas ni Wade, nararapat sila. Utol ni Brent, pulang-pula ang mukha. Sa inyong apat, ikukulong ko kayo sa kasong paninirang puri. Maririnig ng korte ang tungkol dito. Nako, at huwag kalimutan ang 100 bilyong hiniling ko. Paalala ni Dexter sa kanila. Bakit nakatayo ka pa dyan? Umunta at ihanda ang 100 bilyong iyon ngayon. Tumahol si Brent. Napatingin si Dexter kay Cobra. Sigurado akong alam mo kung ano ang gagawin. Kung maglakas loob kang lumaban sa mga paratang. Kumanda kang magdusa ng higit pa. I'm sure nasabi ko na yan dati. Marahas na nanginginig si Cobra. Maya-maya ay umalis na sina Dexter at Brent. Nagpalitan ng nalilitong tingin ang apat na master. Anong nangyari doon? Bakit ang bilis lumipat ni Brent? Nakakita ba siya ng ilang uri ng ebidensya na nagpapatunay sa pagiging inosente ni Dexter? Kahit na siya ay talagang inosente, sa palagay ko ay hindi kailangan ng ganoong dramatikong pagpapakita ng katapatan. Kabanata 895. Tandaan, Dexter Cruz was also known as Master Cruz. Paalala ni Helen sa kanila. Maraming tao ng Maharlika ang nagnanais na magkaroon ng ugnayan kay Master Cruz. Kaya makatuwirang malaman niya ang ilan sa kanila. Tiyak na nakakuha siya ng isang tao upang piyansahan siya. Napabuntong hininga ang lahat. Oo, makatuwiran iyon. Hindi natin dapat sinubukan. Paano ang pera? Kumihingi siya ng 100 bilyon ngayon. Baka ito na ang katapusan ng pamilya ko. Kasalanan niya ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong malalampasan natin ang sagabal na ito bilang isa. Patay na karne siya kapag dumating si Drake. Biglang nagsalita si Cobra na kanina patahimik. Ipadala muna ako sa Trust Media. Bakit? Tanong ni Helen. Walang alam sa katotohanang napilitan si Cobra na lumuhod sa pintuan ng Trust Media ilang oras lang ang nakalipas. Gusto ko siyang multuin na parang multo. Ungol ng ulupong. Pulang-pula ang mukha. Nahihiya siyang magsalita ng totoo. Maganda, sabi ni Helen sabay thumbs up sa kanya. Samantala, sa Trust Media,
Umupo si Lacey sa kanyang mesa. Mukhang talo. Wala na siyang lakas para linisin ang kalat sa kanyang harapan. Wala na siyang nagawa kundi ang mag-isip ng paraan para iligtas si Dexter. Biglang pumasok sa opisina sina Dexter at Brent. Masayang nagulat. Si Lacey ay sumugod kay Dexter at nagtanong. Ayos lang ba ang lahat? Paumanhin. Ms. Kinten. We are arrested your husband without proper investigation. Nagmamadaling sabi ni Brent. Ginoo. Si Cruz ay inosente. At taos puso kaming humihingi ng paumanhin para sa problemang ginawa namin para sa inyong dalawa. Nakahinga ng maluwag si Lacey nang tumulo ang masasayang luha sa kanyang mga mata. Natatakot ako, Dexter. Hindi ko maiisip kung paano mabubuhay na wala ka. Ayos lang ako, Lacey. No need to worry. Bulong ni Dexter. Pinunasan ang mga luha niya gamit ang kanyang mga daliri. Maglinis muna tayo ng opisina. Tumanggo si Lacey. Sige. Tiningnan ni Brent ang gulo sa opisina at nagtatakang nagtanong. Ms. Kinten. May nagtapon ba sa opisina? Tumanggo ulit si Lacey. Hayaan mo na kami. Ipinapangako kong hindi na mauulit ang ganitong kalokohan. Confident na sabi ni Brent. Tawagan mo lang kami kapag may nanghihimasok sa iyong ari-arian. Inilabas ni Brent ang kopya ng name card niya sa bulsa at iniabot iyon kay Lacey gamit ang dalawang kamay. Natuwa si Lacey sa kilos niya. Walang dapat ikatakot kapag ang direktor ng police station ay kakampi natin. Lumabas lang ng opisina si Brent pagkatapos humingi ng approval kay Dexter. Nabangga niya si Cobra, na nakaluhod sa pintuan na may hapis na ekspresyon. Sa sandaling lumabas siya ng gusali. Bitawa na kita this time. Dexter Cruz, kapag dumating na si Drake bukas, babaliin ko ang bawat buto ng katawan mo gamit ang mga kamay ko. Angal niya, noong gabing iyon, ang apat na pinakakilalang pamilya ay nakapag-ipon ng 100 bilyon para kay Dexter bago lang ang kanyang deadline. Matapos mawala ang kabuoang 150 bilyon, ang kanilang pananalapi ay nagkaroon ng napakalaking dago. Ito ay hindi isang pagmamalabas na sabihin na sila ay mahalagang sinipsip puyo. Muling nabigla ang publiko sa hindi kapani-paniwalang serye ng mga pangyayaring ito. Hindi lang kalahati ng kanilang pamilya ang pinaalis ni Dexter, kundi kailangan pa nilang bayaran siya ng 150 bilyon na walang kalakip na tali. Ang apat na pinakakilalang pamilya, higit pang katulad ng apat na pinakanakakaawang talunan. Hindi pa sila natatalo ng lubusan. Darating si Drake bukas. Siguro kaya niyang ibalik ang lahat. Anabangan ng lahat ang showdown. Kinaumagahan, ang mga kalsada sa labas ng Trust Media ay puno ng mga usyosong tao na sabik na masulyapan si Drake pagdating niya ng gabing iyon. Gayunpaman, isang dagendong natunog ang yuminig sa lupa bandang alas 10 ng umaga. Na mas maaga sa oras na dapat dumating si Drake. Isang helicopter ang lumabas mula sa mga ulap, at ito ay lumipad sa itaas lamang ng mga pulutong ng mga tao na nakatayo sa labas. Kabanata 896. Nakilala ito ng lahat bilang pribadong helicopter ni Drake, at nagsimula silang maging excited. Andito na rin si Drake. Si Cobra, na nakaluhod sa pintuan ng Trust Media sa nakalipas na 24 na oras, ay babagsak na dahil sa pagod. Ang pagdating ni Drake ay nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Haha, oras ko na para sumikat. Sa loob ng opisina, tumayo si Dexter sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa pinto. Lalabas ako para tingnan. Dito ka na lang, sabi niya kay Lacey. Mag-ingat ka, Dexter. I heard Drake is a really powerful man, sigaw ni Lacey sa kanya. Tumanggo si Dexter. Huwag kang mag-alala. Napabuntong hininga si Lacey. Bakit napakalupit ng mga Morse? All Dexter did was to crash a wedding of yours. And you're already roping in Drake to go after him. Hindi niya alam na nag-iisang pinatay ni Dexter ang kalahati ng mga miyembro ng apat na pinakakilalang pamilya. Samantala, sa labas ng gusali, ang mga tao ay tumingin ng may labis na pananabik. Hindi nila makita ang mukha ni Drake. Ngunit mukhang malakas at matibay ang silhouette nito. Ikinaway ni Cobra ang kanyang kamay sa helicopter at sumigaw. Drake, tulungan mo ako. Si Dexter ay isang hindi makatwirang bastard.
Biglang inilabas ni Drake ang kanyang pana at itinutok ito pababa. Napabuntong hininga ang lahat habang naghahanda na makita ang isang palaso na tumusok sa katawan ni Dexter. Gayunpaman, ang katotohanan ay naging lubhang naiiba. Ang pana ni Drake ay tumama sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Cobra at dumiretso sa kanyang ulo. Dugo at iba pang malagim na likido ang umagos mula sa sugat at sa mga lansangan. Nang dilat ang mga mata at nakanganga ang bibig, nahulog sa lupa ang Cobra na parang bato. Walang kwentang basura, ang ginagawa mo lang ay gumawa ng mas maraming problema para sa akin. Dumura si Drake, pinatay lang ba ni Drake ang isa sa sarili niyang mga tauhan? Natahimik ang karamihan sa gulat. Sa kabila ng malakas na hangin mula sa mga propeller ng helicopter at ang distansya sa pagitan nila ni Cobra, nagawa pa rin ni Drake na mag-shoot ng arrow sa patay na gitna ng noo ni Cobra. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang husay sa pag-archery. Pagkatapos noon ay bumunot ng isa pang palaso si Drake at itinutok kay Dexter. Ang daming tao ay napabuntong hininga at napaatras kay Dexter. Si Dexter, gayunpaman, tila hindi nabigla. Inangat niya ang ulo niya para direktang makipag-eye contact kay Drake. Ang kanyang titig ay tila nakapanakit. "I really hate that look you have on your face," sabi ni Drake. "Bakit hindi natin simulan sa pamamagitan ng dukitin ang iyong mga mata?" Whoosh! Umihip ang palaso sa ere at dumiretso sa mga mata ni Dexter. Itinago ni Dexter ang kanyang mga kamay sa likod at kalmadong tinitigan ang mga paparating na palaso. Nagbuntong hininga ang mga tao sa sobrang inis. Siya ang humihingi nito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay naging isang napakalaking pagkabigla. Tumigil ang palaso ilang pulgada lang sa harap ng mukha ni Dexter. Nanlaki ang mata ng lahat nang makitang ikinapit ni Dexter ang palaso sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bilis niyang kumilos. Sa nag-iisang kilusang iyon, napagdesisyonan ang nanalo sa tunggalian na ito. Si Dexter ang namumuna sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang paghinto ng araw gamit ang mga kamay ay 1,000,000 beses na mas mahirap kaysa sa pagbaril. Alam ng lahat na malakas si Dexter. Ngunit walang nakakita na darating iyon. Nagdedeklare siya ng digmaan kay Drake. Sa lahat ng tao, umisi si Drake. "Hindi masama. Para kang karapat dapat na kalaban. Bakit wala na tayong duels na ganito? Baka palayain na kitang buhay." Inihagis ni Dexter ang palaso sa lupa sa sobrang lakas kaya bumaon ang dulo nito sa semento. "Paumanhin. Hindi kita nakikita bilang isang karapat dapat na kalaban." Kabanata 897. "Interesting." Inisya ni Drake. "Malapit ka nang lumapit sa akin." Matapos sabihin iyon, dahan-dahang umatras ang helicopter mula sa pinangyarihan. Pasimpleng sumulyap si Dexter sa helicopter at dumura. "Conceited bastard." Pagkatapos ay tumalikod siya at nawala sa gusali. Nakatayo si Lacey sa main lobby. Namumutla at nanginginig. Muntik na siyang tuhugan ng palaso. The moment she saw Dexter, she rushed up to him and sunod her teeth into his arm. "Aray! Bakit mo ako kinagat?" Sumirit si Dexter. "Ikaw, ang tanga mo." Sigaw ni Lacey. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Bakit mo ginawa iyon? Paano ako mabubuhay ka kung may nangyari sa'yo? Nagiging irresponsible ka sa sarili mo at sa buong pamilya namin." Inaila ni Dexter si Lacey sa isang mahigpit na yakap at ngumiti. "Relax, Lacey. Mayroon akong 9 na buhay. Tulad ng isang pusa, hindi ako madaling mamatay." Samantala, pansamantalang lumipat si Drake sa tirahan ng mga zeli upang ipakita ang kanilang paggalang sa kanya. Ang mga Panginoon ng 4 na pinakakilalang pamilya, gayon din ang mga miyembro ng kanilang pamilya, ay nagtipon sa mga zeli upang salubungin siya. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at yumukod sa harap niya na parang mga alipin niya. Hindi man lang sila ng ahas na maupo nang walang pahintulot niya. Nang sinenyasan sila ni Drake na maupo ay maingat silang bumaba sa mga upuan sa paligid ng mesa. Kumigup ng tsaa, tinanong ni Drake, "Sa tingin mo ba pupunta si Cruz at hahanapin ako?" Mayabang siya at self-centered. Parang walang bagay sa kanya. Sabi ni Helen, "Labis akong nagdududa na siya ay mag-abala na dumating." Napabuntong hininga si Drake sa sobrang inis. "Malakas siya, pero mas nakakahiya kung hahabulin ko siya ng personal.
Dapat mayroong isang bagay na maaaring maging pain. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa kanyang impormante sa Athevel. Dali-dali niyang sinagot ang tawag at itinapat ang phone sa tenga. Ginoo, Drake, tapos na tayong mag-imbestiga sa pagpatay sa Asclepius team. The informant said, sila ay pinatay ng isang pangkat ng mga hitmen na tinatawag na Necromancer Assassin Organization. Necromancer Assassin Organization. Parang pamilyar iyon, sabi ni Drake. Ang Necromancer ay isa sa tatlong pinakamakapangyarihang puwersa sa East End. Hindi malinaw kung bakit sila nasa Athevel ngayon. Patuloy ng impormante, narinig ko ang isang chismis na ang pinuno na si Rosie White ay may isang uri ng koneksyon kay Dexter Cruz. Napunta sila sa Athevel dahil sa kanya. Interesting. Gulat na sambit ni Drake. Naakit lang ba ni Dexter Cruz ang pinuno ng kultong puti? Pinag-isipan niya ito ng ilang saglit nang magsimulang bumalangka sa kanyang isipan ang isang plano. Mukhang kahit ang pinakamakapangyarihang mga bayani ay hindi makatiis na makasama ang magagandang babae. Saan ka pupunta, Mr. Drake? Tanong ni Helen nang tumayo si Drake sa kinauupuan niya. Iimbitahan ko ang isa sa mga dati kong kaibigan para uminom ng tsaa. Sabi ni Drake, siya ang magiging perpektong pain. May maitutulong ba kami sa iyo? Masiglang alok ni Helen. Cam, may mga katana ka ba sa iyong koleksyon? Tanong ni Drake. Gusto kong makita siyang ilabas ang kanyang sarili. Iyon ang nararapat sa kanya. Ako na ang mag-aayos niyan para sa iyo. Masayang sabi ni Helen. Masasabi niyang may plano si Drake na tuluyang palayasin si Dexter. Hindi nagtagal ay dumating si Drake sa isang abandonadong bodega sa mga suburb. Kung saan nagtayo ng kampo ang mga necromancer. Naglabas siya ng panulat at papel mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinulat niya ang Dexter Cruz has died. Sa malalaking block letter, itinali niya ang papel sa isang palaso at pinalipad ito sa bodega sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana. Samantala, si Rosie White ay nakaupo sa loob ng bodega ng nakapikit, na nagpapahinga, gayunpaman. Nang makita niya ang mga salitang nakasulat sa papel na lumilipad sa bintana, nagsimula siyang magpanik. Kabanata 898. Si Dexter Cruz ay patay na. Paano ito nangyari? Sino ang nagpaputok ng palaso na ito? Nagpasya siyang lumabas at tingnan. Ang iba pang mga necromancer ay nag-alok na sumama. Ngunit sinabi niya sa kanila na manatili. Baka delikado sa labas. Manatili ka rito at hintayin mo ako. Maging alerto ka. Oo, ma'am. Gumapang si Rosie palabas ng bodega at pinagmasdang mabuti ang paligid. May napakaliit na takip sa paligid ng lugar. Ngunit wala siyang makitang sino mang umiikot sa lugar. Gayunpaman, hindi niya pababayaan ang kanyang bantay ng ganoon kadali. Ang tila mas tahimik. Mas mapanganib ito. Whoosh! Isang bagay na pumutol sa hangin na may matalim na pagsirit. Isang palaso ang lumipad mula sa kung saan at dumiretso sa kanyang noo. Crap! Bumilis ang tibok ng puso ni Rosie habang nakatalikod siya. Gayunpaman, mayroong higit pa sa araw kaysa sa nakikita ng mata. Nahati ang palaso sa 3 pulgada lamang mula sa kanyang katawan. Naiwasan niya ang pinakatuktok na araw at hinawakan ang papunta sa kanyang puso. Ngunit ang huli ay nakapasok sa kanyang tiyan bago pa siya makapag-react. Paf! Tumalsik ang dugo sa bibig ni Rosie nang bumagsak siya sa lupa na parang ragdoll. Nararamdaman niya ang pagod sa kanyang mga buto habang siya ay bumagsak. Umiikot ang ulo at nanlalabo ang paningin. May laso ng palasong iyon. Samantala, ang apat na master ay nagkakaroon ng mainit na debate tungkol sa matandang kaibigan na iniimbitahan ni Drake para uminom ng tsaa. Habang patuloy sila sa pagtatalo, pumasok si Drake sa bahay. Karga ang isang walang malay na babae sa kanyang mga bisig. Hindi nakilala ng apat na amo ang babae. Sino kaya ito, Mr. Drake? Tanong ni Helen. Sabihin mo kay Dexter Cruz na pumunta. Nasa kamay ko ang kanyang may bahay. Sabi ni Drake. Natuwa ang apat na master sa komentong ito. Siya ang may bahay niya. Alam nilang si Dexter ay isang taong seryoso sa pakikipagrelasyon. Kaya walang paraan na abandonahin niya ang kanyang jowa kapag nabalitaan niya ang nangyari. Mahuhulog siya sa bitag natin.
Kokontaken ko siya ngayon, masayang sabi ni Damian. Samantala, sa Trust Media, biglang nakatanggap ng tawag si Dexter mula kay Hadley Murphy. Dexter, ang aming pinuno ay kinidnap ng isang estranghero. Nag-aalalang sabi ni Hadley. Ano? Agad namang natigilan si Dexter. Si Drake ba ang nasa likod nito? Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman. Matapos marinig ang tungkol sa mahiwagang mga araw, makumpirme ni Dexter na ito ang ginawa ni Drake. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bubugbugin ko ang lalaking yon. Dexter Cruz, mas mabuting iligtas mo ang aming pinuno. Ungol ni Hadley, kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita at hihiga sa iyong asawa. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko siya, sabi ni Dexter sa pagtatangkang aliwin si Hadley. Sumakay siya sa kanyang sasakyan pagkatapos ibaba ang tawag. Kahit na saglit siyang nag-alinlangan. Nasaan na ba si Drake? Biglang bumungad sa kanya ang sasakyan ni Damian Count. Bumaba siya sa kotse niya at humakbang papunta sa harap ng sasakyan ni Dexter. Cruz, gusto kang makita ni Drake. Kung tatanggihan mo ang kanyang imbitasyon, ang iyong may bahay ay patay na ngayong gabi. Nasaan na siya? Tanong ni Dexter. Sa Zellis. Sagot ni Damian. Sige. Tinapakan ni Dexter ang gas at dumiretso sa Damian. Hindi makaiwas sa oras. Si Damian ay naitapon sa hood ng kotse. Ikaw, baliw ka. Sigaw ni Damian. Hindi na siya pinansin ni Dexter. Bumilis siya at sumabay. Ang kanyang bilis ay umabot sa 150 milya bawat oras sa isang punto sa oras. Kabanata 899. Si Damian ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga sa buong oras. Kahit nabasa ang kanyang pantalon sa isang pagkakataon, hindi na siya nakatagal pagkaraan ng ilang oras at naitapon siya sa hood sa kalsada. Hindi nagabalang tumigil si Dexter para tingnan kung buhay pa ba siya. Pagdating sa Zellis, sinipa ni Dexter ang front door at padubog na pumasok sa bahay. Umupo si Drake sa tabi ng mesa. Umigop ng tsaa na parang walang nangyari. Ang tatlo pang Panginoon ay nakatayo sa tabi niya. Natila mga alipin niya. Nakatali si Rosie sa isang upuan. Mukhang mapatla at malata. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon. At may isang madilim na bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siya ay Nolason. Nanlaki ang mata ni Rosie nang makitang pumasok si Dexter sa bahay. Umalis ka na. Sheriff, hindi ko kailangan para iligtas mo ako. Napabuntong hininga si Dexter. Rosie, nakaisip ako ng 1,000,000 paraan para makaharap kita. Ito ay isang bagay na hindi naisip. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko sila para dito. Basta, go. Napasinghap si Rosie. Wala kang kapareha sa kanya. Uod lang siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Nakangiting sagot ni Dexter. Napakabastos. Inampes ni Drake ang mesa at napatayo bigla. How dare he call me a worm? Sinaman siya ng tingin ni Dexter. Anong klaseng lalaki ang sumusugal sa buhay ng isang babae? Tumahimik ka. Hindi ko kailangan na turuan mo ako. Ungol ni Drake. Bibigyan kita ng pagpipilian ngayon. Helen, dalhin mo sa akin ang katana. Inihagis ni Helen ang katana sa kanyang kamay sa sahig sa tabi ng mga paa ni Dexter. Wakasan mo na ang buhay mo. O magdusa ka mamaya, masiglang sabi ni Drake. Tinample ni Dexter ang noo niya. May bumabagabag sa akin nitong ilang araw. Iniisip ko kung paano magpakamatay ang apat pagkatapos nating bigyan ng maayos na libing ang mga nasawing kapatid ko. Ngayon na nabanggit mo na ito. Ang paglabas ng tiyan ay isang magandang ideya. Salamat sa katana. Iingatan ko ito. Baliw ka. Ungol ni Helen. Ginoo. Drake, tanggalin mo na lang siya. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Malamig na ngisi ni Drake. Ang dal-dal mo talaga para sa isang taong malapit ng mamatay. Sige, sa palagay ko hindi ka gagawa ng madaling paraan. Napatingin si Dexter sa nakasukbit na pana sa likod ni Drake. Narinig ko na ikaw ay sa archery. At na tinatawag mo ang iyong sarili ang pinakamahusay na mamamana ng Eurasia. Papatunayan kung mali ka ngayon. Ano? Baliw siya. Sobrang baliw. Inilabas ni Drake ang kanyang busog at isang palaso mula sa kanyang quiver na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Nakakita na ako ng daan-daang mamamana sa buhay ko.
Walang sino man sa kanila ang maihahambing sa akin. Ako ang pinakamagaling. Iniinsulto mo ang bawat mamamana sa Eurasia kung maglakas loob kang insultuhan ako. Umisi si Dexter. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ideklara ang iyong sarili bilang pinakamahusay na mamamana ng Eurasia? Napatingin si Drake kay Helen Zelly. Bigyan mo siya ng busog at ilang mga palaso. Kinuha ni Helen ang isang pana at isang quiver bago ito inihagis kay Dexter. Si Dexter, gayunpaman, ay nagsuot ng isang pares ng puting guantes at gumawa ng isang karayom mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ko kailangan ng busog o palaso. Isang karayom lang ang magagawa. Ang bastos na ito. Galit na galit si Drake. Ginugulo niya ako. Kailangan ko siyang parusahan dahil dito. Ramdam ni Rosie na naubos ang pag-asa sa kanya. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Bakit niya hinahamon ng karayom si Drake? May death wish ba siya? Kabanata siyam na raan. Itinutok ni Drake ang pana sa busog at itinutok sa ulo ni Dexter. Inilagay ni Dexter ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumayo na nakapikit. Ang bilis ng palaso ay hihigit pa sa nakikita ng kanyang mata. Kailangan niyang umasa sa kanyang pandinig upang subaybayan ang paggalaw ng araw. Pinagtawanan siya ng lahat. Nakapikit lang ba siya? Siguradong hindi siya makakaligtas dito. Whoosh! Ibinaril ang palaso at tumama ito kay Dexter na parang kidlat. Ito whizzlampas sa mga mata ng iba pang tatlong master. Natila ito ay sumanib sa anino. Sabay kilos ni Dexter. Sa isang liwanag. Isang walang tunog na pagpitik ng kanyang kamay. Ang karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri ay kumikinang ng ilang segundo. Sumunod ang isang malutong na kumag. At ang palaso ay maayos na nahati sa dalawang bahagi. Ang dalawang bahagi ng palaso ay nahulog sa lupa. Hindi naman nasaktan si Dexter. Ano? Napatingala ang lahat sa kanya dahil sa gulat. Inawakan niya ang isang palaso gamit ang isang karayom nang hindi man lang ito tinitingnan. Siya ba ay isang Diyos? Kahit na ang isang Diyos ay hindi maaaring maging napakalakas. Saglit na natigilan si Rosie bago sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Ang mga lalaking kinaiinteresan ko ay laging may pandaraya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Drake sa takot. Ang kanyang archery ay dapat na walang kapantay sa buong Eurasia. Ngunit pinalihis ito ni Dexter sa isang simpleng pagpitik ng kanyang pulso. Masyado siyang makapangyarihan. Gayunpaman. Huling napuno ng pagnanasa ang mga mata ni Drake matapos siyang makaramdam ng ilang segundong kawalan ng pag-asa. Sa wakas, may sapat na lakas na hominin ako. Tumawa siya ng malakas. Ginoo, Cruz, medyo malakas ka, kaya deserve mong masaksihan ang tunay kong lakas. Ang katotohanan na napunta siya mula sa pagtawag kay Dexter sa kanyang apelyido hanggang sa pagtawag sa kanya bilang Mister. Hindi napansin ni Cruz. Naglabas siya ng tatlong palaso mula sa kanyang pana at inilagay sa kanyang busog. Kumanda sa kamatayan. Mr. Cruz. Umikit muli si Dexter na mukhang kalmado pa rin gaya ng dati. Ang isa pang tatlong karayom ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri na may ban-ayad na pagpitik ng kanyang kamay. Whoosh! 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 One third. Tatlo pang palaso ang palm unit sa ere at dumiretso kay Dexter. Muling itinulak ni Dexter ang kanyang braso. Ibinato ang mga karayom sa kanyang kamay patungo sa mga palaso. Nagbanggaan ang mga karayom sa mga palaso sa himpapawid. Tatlong malalakas na kalampag ang nangyari. At ang tatlong palaso ay bumagsak muli sa lupa. Nagkapira-piraso. Nanlaki ang mata ni Drake. Mas malakas siya sa inaakala ko. Ang pagkontrol sa isang karayom ay sapat na mahirap. Pabayaan ang tatlo. Huli. Sigaw ni Drake sabay bunot ng anim na pana. Malapit na nating tapusin ang katarantaduhan na ito. Sabi ni Dexter, na ginawa ang pitong karayom sa kanyang kamay. Whoosh! Tling! Ang anim na palaso ay nahulog sa lupa sa mga piraso tulad ng kanilang apat na nauna. Ang dagdag na karayom ay tumuksok sa dibdib ni Drake. Kaya napaatras siya ng may masakit na ekspresyon sa mukha. Ang karayom ay tumusok sa kanyang balat. At kahit na hindi gaanong masakit gaya ng iniisip niya, nangangahulugan ito na siya ay natalo. Ang isang karayom ay sapat na upang kontrahin ang kanyang mga palaso. Talo na siya kay Dexter. At walang paraan na maibabalik niya ang mga bagay-bagay. Ah,
Itinaas ni Drake ang ulo niya at nagpakawala ng malakas na dagendong. Paano ako natalo sa isang batang hamak na tulad niya? Paano ako natalo ng isang karayom? Pakiramdam niya ay iniwan siya ng Diyos na kanyang sinasamba. Tumawa si Rosie. Tiningnan niya si Dexter ng buong pagmamahal at paghanga. Dexter Cruz, alam kong hindi mo ako bibigwin. Lumapit si Dexter sa kanya at kinalas ang mga tali sa kanya bago kumuha ng maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Inumin mo ito. Ang likido sa loob ay Alpha Wine. Isang bagay na maaaring magtanggal ng karamihan sa mga lason sa katawan ng isang tao. Inubos ito ni Rosie sa isang lagok at sinampal ang kanyang mga labi bilang kasiyahan. Maganda. Kabanata 101. Dapat ikaw muna. Ako na ang maglilinis sa lugar na ito. Sabi ni Dexter. Hindi. Giit ni Rosie. Sabay tayong aalis. Gayunpaman. Tuluyang umalis si Rosie pagkatapos ng patuloy na pangungumbinsi ni Dexter. Pagkatapos, bumaling ang tingin ni Dexter kay Helen at sa iba pa. Lumuhod. Batam. Sa sobrang gulat, napaluhod agad ang iilan sa kanila. Siya. Madali niyang natalo si Drake. Siya ang tunay na master ng Eurasia. Ngunit napakabata niya. Oh Diyos. Isipin ang mga tagumpay na maaari niyang makamit kung bibigyan siya ng mas maraming oras upang mapabuti ang kanyang sarili. Ito ay wala sa kanilang imahinasyon. Malamig na sabi ni Dexter sa kanila. 2 araw na lang ang death anniversary ng kaibigan ko. Sa madaling salita, may 1 araw ka pa para talunin ako. Kung hindi mo ako patayin, maaari mong hintayin ang iyong kamatayan. Ang iilan sa kanila ay nanginginig sa takot at nanatiling tahimik. Kung matalo sa kanya ang master ng Eurasia, paano pa sila magkakaroon ng pagkakataon na talunin siya? Sinipa ni Dexter ang katana papunta kay Helen. Itago mo ang espada. Kakailanganin mo ito pagdating ng death anniversary ng kaibigan ko. Labis na pinagsisihan ni Helen ang kanyang ginawa. Papatayin siya gamit ang parehong katana na nakuha niya sa sarili niya. Anong biro? Labas tayo mamasyal. Sabi ni Dexter kay Drake. Bumangon si Drake at tulalang sinundan si Dexter. Ang nanalo ay kukunin ang lahat. I have lost kaya wala akong duda kung gusto niya akong patayin. Matapos umalis sa tahanan ng pamilya Zelly, maingat na nagtanong si Drake. Sino ka? Kung tatanungin ko, wala akong narinig na kahit ano tungkol sa iyo. Napangiti si Dexter. Tiyak na mayroon ka. Natigilan si Drake. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Dexter sa malayo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal. Dumaan ang isang honky L5 limousine. Bumaba ng sasakyan si Wolfsbreed at sumalo daw kay Dexter. Sana nakarating ako sa oras. Great Marshall. Ano? Nanlaki ang mga pupils ni Drake habang ang panginginig ay dumadaloy sa kanyang bulubod. Dakilang Marshall. So siya ang Great Marshall. No wonder natalo ako sa kanya. Nagsimulang tumawa ng baliw si Drake. Tama lang na natalo ako sa Great Marshall. Hindi naman sa mahina ako pero sadyang malakas ang kalaban ko. Nanambalik ang kanyang kumpiyansa. Bukod sa Great Marshall, ako pa rin ang master ng Eurasia. Narinig mo na ba ang Alpha Suicide Squad? Tanong ni Dexter. Agad namang sumagot si Drake na may paggalang. I certainly have. Ang walang talo na Alpha Suicide Squad ng Great Marshall ay hindi natalo kahit 1 labanan. Sapat na ang pangalan nito para matakot ang mga kaaway nito at sumuko ng walang laban. Tama, sagot ni Dexter. Interesado ka bang sumali sa team? Agad na nag-ninjas ang mga mata ni Drake. 1 karangalan na maglingkod sa Great Marshall. Tumango si Dexter. Ibibigay ko sa iyo ang order ko. Drake, agad na lumuhod si Drake. Opo, Ginoo, kabahagi ka na ngayon ng Alpha Suicide Squad. Ang iyong codename ay Serpent. Uutusan ko ang hukbo na gawan ka ng busog bilang regalo. Bilang kapalit, pupunta ka sa hangganan at ibabalik ang ulo ng 1,000 lalaki. Opo, Ginoo, umalis si Drake habang humahagalpak ng tawa. Ito ay halos 1 misyon ng pagpapakamatay. Wala nang babalikan. Mula ngayon, ang hangganan ay ang aking tahanan. Hindi ako babalik hanggat hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Napangiti ang Wolfsbreed. Akala ko noon ay medyo malamig at malayo ang lalaki na iyon. Ngunit siya ay kumikilos tulad ng 1 maliit na batang lalaki sa harap mo.
Tinapik ni Dexter ang ulo ni Wolf's Greed. Para sa akin, lahat kayo ay aking maliliit na brats. Pagbalik ni Dexter sa Trust Media, nagmamadaling aalis si Lacey nang mapansin niyang nakabalik na si Dexter. Sumugod siya at sinulyapan siya mula ulo hanggang paa. Dexter, okay ka lang. Kabanata 202. Siyempre, okay lang ako, sagot ni Dexter. Nakahinga ng maluwag si Lacey. Tinakot mo ako. Akala ko hinahanap mo si Drake. Pupunta lang sana ako at iligtas ka. Umiti ang lalaki at hinaplos ang mahabang buhok ni Lacey. Ang tanga nitong babaeng ta. Paano mo ako may iligtas sa isang kaaway na kahit ako ay hindi kayang talunin? Natatakot ako na hindi na madaling makita si Drake. Sabi ni Dexter. Bakit? Tanong ni Lacey na curious. Tinanggap niya ang alok na sumali sa hukbo. Siya ngayon ay nasa isang killing spree sa hangganan. Tumango si Lacey. Ang isang profesional na tulad niya ay pinakaangkop na maging isang sundalo. Kahit gaano kalakas ang isang lalaki, hindi siya tunay na lalaki kung pinipili niya ang kanyang sariling mga tao. Exactly, sang-ayon ni Dexter, kung na-realize na ni Drake, bakit hindi pa si Master Cruz? Hindi siya totoong lalaki kung ganoon. Hindi nakaimik si Dexter, pero ako si Master Cruz. Nakapatay ako ng mas maraming kaaway kaysa sa may isip mo. Habang hinihintay ng mga tao ang balitang tinalo ni Drake si Dexter. May mga balitang nagsimulang kumalat na parang apoy. Tinanggap ni Drake ang alok ng gobyerno na sumali sa hukbo at ngayon ay patungo na sa hangganan. Natigilan ang mga tao. Si Dexter Cruz ang swerte ng Diablo. Nakatakas lang siya sa kamatayan. Ngunit hindi masama para sa isang tulad ni Drake na protektahan ang mga hangganan. Ngayon, mayroon tayong isang mas makapangyarihang tao na nagtatanggol sa hangganan ng Eurasia. Si Damian Count, na itinapon ni Dexter sa kotse, ay kinaladkad ang kanyang sugatang katawan patungo sa tahanan ng pamilya Zelly. Talagang inaabangan niya ang pagpuputol ni Dexter ni Drake. Gayunpaman, ang kanyang makikita ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Ang looban ay tiwangwang na may kaunting palaso na lamang ang natitira sa lupa. Walang anumang mga palatandaan ng labanan. Walang nakita sina Drake at Dexter. Tanging si Helen at ang iba pang mga pinuno ng mga pangunahing sambahayan ng Atevel ang nakaupo sa kanilang mga upuan na mukhang nalulungkot at walang espiritu. Pumilis ang tibok ng puso ni Damian nang magsimula siyang magkaroon ng masamang pakiramdam. Anong nangyari? Nasaan sina Drake at Dexter Cruz? Natalo si Drake, sagot ng isang nahihiyang Helen. Ano? Napatalon si Damian mula sa nakakagulat na balita. Ang kanyang sorpresa ay hindi bababa sa kung ano ang naramdaman ng tatlong Panginoon sa bahay nang masaksihan nila kung paano natalo si Drake sa labanan sa kanilang sariling mga mata. Ang master ng Eurasia ay natalo kay Dexter Cruz. Ay, ito ba ay isang uri ng biro? Bago pa makaalis si Damian, nagsimulang umiyak si Mrs. More, tapos na, ang apat na pangunahing sambahayan ay ginawa para sa sino pa ba ang makakatalo kay Dexter Cruz kapag nabigo si Drake na gawin iyon? Bakit ka umiiyak? Naiinip na sabi ni Helen. Huwag kalimutan na nasa akin pa rin ang trump card. Nagising ang lahat sa sinabi ni Helen. Bumaba ang mga tingin nila sa kanya. Wala na tayong ibang paraan. Helen, tanging ang liham na kinuha mo mula kay Frederick Walters ang makapagliligtas sa amin. Bilisin mo at ilabas mo. Sa isang tango, nilock ni Helen ang pintuan sa harapan at dinala ang lahat sa kanyang kwarto. Buong lakas silang apat para bumukas ang isang malaking butas sa dingding. Sa likod ng dingding ay may isang lihim na kompartimento na naglalaman ng isang safe. Binuksan ito ng apat pagkatapos nilang lahat na ay verify ang kanilang pagkakakilanlan. Sa loob ng safe ay walang iba kundi isang dokumento na naging dilaw na sa paglipas ng panahon. Ito ang sulat na ninakaw ni Helen mula kay Frederick Walters noon. Kabanata 203. Ang sulat ay naglalaman ng pagkakakilanlan ng pinuno ng Black Pentagon, Theodore Luna ng Atevel. Si Theodore Luna ay isang makapangyarihang tao na ang apat na pangunahing sambahayan ay walang iba kundi mga langgam sa harap niya. Maingat na inilabas ni Helen ang sulat, na parang isang tonelada ang bigat nito. Ang kapalaran ng apat na pangunahing sambahayan ay nakasalalay sa mismong dokumentong ito.
Sa tingin mo ba magagalit si Theodore Luna kung pagbabantaan natin siya gamit ang liham na ito? Tanong ni Wade. Napabuntong hininga si Damian. Ang pinaka-pinag-aalala ko ay papatayin niya tayong lahat para sa pinanitiling lihim ng impormasyong ito. Mrs. Morbrited kanyang ngipin. Kailangan nating subukan ito kahit anong mangyari. Kung uupo tayo dito at walang gagawin, ibibigay natin ang ating ulo kay Dexter Cruz. Ngunit paano natin ipapakita kay Theodore ang liham na ito? Wala na tayong chance na makilala siya. Anyway, labis silang nadismaya. Tama siya. Paano tayo hihingi ng tulong kay Theodore kung hindi man lang natin siya makontak? Ininungkahi ni Helen. Naaalala mo pa ba si John Connor? Ang lalaking kusang tumulong sa amin na makipag-ayos kay Dexter. Si John ay may malawak na koneksyon at may hawak na kapangyarihan sa Atebel. Baka matulungan niya tayong makausap si Theodore. Ang iba pa sa kanila ay napatampal sa kanilang sariling mga nuo. Tama ka. Kunin natin si John. Dali-dali nilang inimbitahan si John Connor sa tahanan ng pamilya Zelli. Dumating si John makalipas ang kalahating oras at nagtanong. Nabalitaan ko na hiniling niyo kay Drake na harapin si Dexter Cruz. Paano nangyari? Saglit na nag-alinlangan si Helen bago sumagot. Biglang nakatanggap si Drake ng alok na sumama sa hukbo bago magkaroon ng pagkakataon na labanan si Dexter. Kaya agad niyang ginawa ang kanyang mga tungkulin. Kung sasabihin niya kay John ang totoo, malalaman ni Theodore kung gaano kalakas si Dexter at hindi siya mangangahas na labanan siya. Napabuntong hininga si John. Nabalitaan ko na matagal nang gustong sumama sa hukbo ni Drake. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon sa ganoong kritikal na oras. Siya ay talagang walang kakayahan at hindi maasahan. Anyway, ano ang pinatawag mo sa akin? Kung tatanungin ko, alam mo ba kung sino si Theodore Luna? Maingat na tanong ni Helen. Agad na natigilan si John. Hindi niya sinabi sa kanila na ang kanyang amo. Sa katunayan, siya si Theodore Luna. Bakit bigla na lang siyang nagtatanong tungkol sa kanya? Nanatiling kalmado si John at nagtanong. Oo, bakit mo siya tinatanong? Tuwang-tuwa ang iba sa kanila. Mabilis nilang iniabot ang sulat at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Pakiramdam ni John ay saysubog ang kanyang isip. Diyos ko, ang liham na ninakaw ni Paul Hunt noon ay nasa kamay na ng apat na pangunahing sambahayan. Hindi nakakagulat na si Dexter Cruz ay patuloy na humahabol sa kanila. Hindi naman sa gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang si Frederick. Gusto niyang makuha ang liham na ito at malaman ang tunay na pagkataon ng amo. Kung ang liham na ito ay mahulog sa mga kamay ni Dexter. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Naipakita mo na ba sa iba ang liham na ito? Nagmamadaling tanong niya. Napailing silang apat. Salamat sa Diyos para doon. Kinuha ni John ang sulat at sinunog ito. Nataranta ang apat na pinuno ng sambahayan nang makita nila ang ginawa niya. Anong ginagawa mo, John? Huwag kang mataranta, paniniguro ni John. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang totoo, boss ko, si Theodore Luna. Ano? Napatulala ang apat na pinuno. Kaya talagang isang tao si John. Siya talaga ang disipulo ni Theodore Luna. Kung ganoon, mas magiging madali ang paghingi ng tulong ni Theodore. Nagpatuloy si John. Sa totoo lang, patuloy na sinusubukan ni Dexter Cruz na alamin ang pagkakakilanlan ng aking amo. Dahil dito, nagagalit si Master Theodore. At iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinapunta para tulungan kang alisin si Dexter. Kabanata 404. Napuno ng pagsisisi ang apat na pinuno ng sambahayan. Paumanhin, John. Hindi namin sapat ang kakayahan para ibagsak si Dexter. Mangyaring hayaang kumilos si Mr. Theodore sa kanyang sarili at talunin si Dexter. Oo, sagot ni John. Ipapaalam ko kay Master Theodore ang tungkol dito. Hintayin mo ang balita ko. Siya nga pala, sigurado ka bang hindi mo kailanman hinayaan na makita ng sino man ang liham na ito? Agad namang tumango si Helen at ang iba pa. I swear on my life na walang ibang nakakita sa sulat na ito maliban sa aming apat. Kung tayo ay nagsisinungaling, naway tamaan tayo ng kidlat. Tumango si John. Sige, iyan ay magandang malaman. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Gayunpaman,
Ang hindi niya namalayan ay simula nang makapasok siya sa kinaroroonan ni Helen. Isang anino na ang nakasunod sa kanya. Mabilis na kumilos si John at nakarating sa gitna ng isang abalang kalye. Pagkatapos niyang tingnan ang lugar at tiyaking walang pumapansin sa kanya. Pumasok siya sa isang mansyon na kilala bilang Luna Manor. Ito ang punong tanggapan ng kanyang amo. Ang pagkakaroon ng isang mansyon sa isang magandang lokasyon tulad nito ay patunay kung gaano kalakas ang lalaki. Siyempre, namutla pa rin ang lugar na ito kumpara sa buong gusali. Ang Luna Manor ay isang lumang gusali na katumbas ng isang antik. Ang alinman sa mga haligi na ginawa ni Phoebe Zennan ay nagkakahalaga ng isang kapalaran dahil ang mga ito ay napakahalaga. Habang papasok si John, tuluyang lumabas ang anino na lihim na sumusunod sa kanya at tamad na nag-unat. Itong anak ng Aberkshire mayaman. Kapag pinaghiwalay ko ang bahay mo, kukunin ko ang isa sa mga poste ng Phoebe Zennan na ito at kikita ako ng kaunting pera. Ang anino ay pag-aari ng walang iba kundi ang kasakiman ng lobo. Inutusan siya ni Dexter na bantayan ang bawat galaw ng apat na pangunahing kabahayan. Inilabas ng lalaki ang kanyang telepono at binigyan ng update si Dexter. Magaling. Continue as planned, ani Dexter. Sa katunayan, matagal nang alam ni Dexter na kung sasagutin niya ang apat na pangunahing sambahayan tungkol sa liham. Tatanggihan nilang ibigay ito o bibigyan pa siya ng peking sulat. Kung tutuusin, ang liham na iyon ang tanging makapagliligtas sa kanilang buhay. Ang pagbigay nito sa kanya ay katumbas ng pagpirma sa kanilang death warrant. Kaya naman sinubukan ni Dexter na talunin sila sa sarili nilang laro. Kaya humingi sila ng tulong sa may-ari ng sulat. Ngayon, naglalaro ang mga bagay ayon sa mga plano ni Dexter. Kung walang pagkakamali, si Theodore Luna ng Luna Manor ay kailangang maging person in charge ng Black Pentagon at boss ni John. Matapos maglaro ng mahabang laro, sa wakas ay nakuha na ng isda ang pain. Matapos suriing mabuti, umasok si John sa inner court ng Luna Manor at nakilala ang kanyang amo. Si Theodore Luna, ang medyo mabilog na matandang lalaki ay ginugol ang natitirang kalahati ng kanyang buhay bilang isang vegetarian na namamagitan sa buong araw. Gayunpaman, nagpakita siya ng nakakatakot na presensya, na nagpapadala ng panginginig sa mga tinek ng iba. Tumayo si John sa kanyang harapan. Hindi nangangahas na abalahin siya. Sa wakas ay sinulyapan siya ni Theodore Luna pagkatapos niyang magnilay. Anong problema? Agad na lumuhod si John at binigyan ang kanyang base ng malalim na pagyuko na bahagi ng isang ritual sa pagbati sa kanya. Si Theodore Luna ay nagmula sa isang maharlikang pamilya na itinataguyod pa rin ang mga lumang tradisyon at regulasyon nito. Matapos gawin ni John ang ritual, nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanya ng lahat ng nangyari. Si Theodore, na laging kasing tatag ng bundok, ay hindi na makanetailing kalmado nang marinig ang buong salaysay ng nangyari. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga braso. Hindi niya inasahan na ang nawawalang sulat na iyon ay mapupunta sa kamay ng apat na pangunahing sambahayan. Ang butas ng seguridad na ito ay nasa paligid sa lahat ng mga taon na ito nang hindi niya nalalaman. Hindi maiisip ng matanda kung ano ang mangyayari sa kanyang sarili at sa buong angka ng Luna kung mabubunyag ang liham na ito. Nasaan na ang sulat? Naiinip na tanong ni Theodore. Nasunog ko na, paninigurado ni John. Nalikba ng apat na pangunahing sambahayan ang nilalaman ng sulat. Hindi. Bahagyang gaman ang pakiramdam ni Theodore. Muntik nang masira ang matagal ko ng reputasyon. Mahinang nagsalita si John. Guro, inihiling ng apat na pangunahing sambahayan na paalisin mo si Dexter gamit ang iyong sariling mga kamay. Ano ang iyong mga iniisip? Kabanata 905. Napabuntong hininga si Theodore. Si Dexter ay tiyak na ang kanyang mga mata sa sulat ngayon. Maghahinala siya sa akin kung gagawa ako ng hakbang sa oras na ito. Kaya wala akong magagawa sa ngayon. Paano ito? Sabihin sa apat na pinuno na tumakas ngayong gabi at ipapadala ko ang aking mga tauhan upang tulungan sila. Kailangan natin silang paalisin. Walang sino mang buhay na tao ang makakaalam ng lihim na ito. Naduraj ang puso ni John. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Theodore sa pagpapaalis sa kanila sila ay ipapadala sa kanilang kamatayan. Ito ay masyadong malupit. Ang apat na pinuno ay kailangang tumakas.
para lamang mapatay. Mawawala na sila ng pag-asa. May reserbasyon ba si Master Theodore na kumilos laban kay Dexter Cruz? Sai, doon na pupunta ang lahat ng taon ng pagsisikap namin. Kalimutan mo na, ang kakayahang manatiling buhay ay sapat na. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon para sa paghihiganti. Noong gabing iyon, mabilis na inayos ng apat na pangunahing sambahayan ang lahat ng kanilang negosyo bago umalis sa Atevel kasama ang kani-kanilang pamilya at mahahalagang gamit. Upang maiwasang magdulot ng kaguluhan na kukuha ng atensyon ni Dexter, ang bawat isa sa mga angkan ay tumakas sa magkahiwalay na direksyon. Ang pamilya Zelli ang unang nakarating sa hangganan sa silangan. Walang pag-aalinlangan na nilainggan ni Helen ang buhay na lungsod ng Atevel. Magkakaroon ba ako ng pagkakataong bumalik? Pinigilan niya ang kanyang damdamin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Biglang may narinig na malakas na boses sa harapan nila. Tumigil ka! Sino ka? Mabilis na pinaandar ni Helen ang preno sa takot. Chidi! Bakit may mga tao pa rin sa mga hangganan ngayon? Ang sumunod na eksena ay nagpamanhid ng buong katawan niya. Sa isang kaluskos, nagsimulang lumitaw ang mga anino sa mga patlang ng damo tulad ng madilim na ulap. Mayroong hindi bababa sa 2,000 hanggang 3,000 lalaki na nakasuot ng camouflage at nilagyan ng mga ripple. Sila ay tumingin lalo na nakakatakot. Bakit napakaraming sundalo ang nagtatago dito sa malalayong hangganan sa ganitong oras? Lumapit ang kapitan ng tropa at binuksan ang pinto ng kotse ni Helen. Labas! Bumaba si Helen sa kanyang sasakyan habang nanginginig sa takot. Hello! Rilipat na tayo ng bahay. Umisi ang kapitan. Sa kalagitnaan ng gabi. Oo! Medyo nagmamadali tayo. Pwede bang gumawa ka ng exception? Paliwanag ni Helen. Pagkatapos, naglabas ng bank card ang babae at maingat na inilagay sa loob ng bulsa ng kapitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na sinampal ng kapitan si Helen sa mukha, nanunuhol sa isang sarhento sa sikat ng araw. Ito ay hindi mapapatawad. Kunin mo sila. Mabilis na sumugod ang mga tropa upang pigilan si Helen at ang kanyang pamilya. Nagsimulang masira si Helen. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Pakiusap. Paalisin mo ako. Galing ako sa pamilya Zelli. Mayroon kaming miyembro ng pamilya na nasa hukbo. Napangisi ang kapitan. Helen Zelli ng pamilya Zelli. Tumango si Helen. Tama iyan. Siya ay mula sa isa sa apat na pangunahing sambahayan ng Atevel. Lalong lumamig ang ngiti ng kapitan. Kung ganoon, mas may dahilan pa ako para hindi ka paalisin. Helen Zelli. Pinaghihinalaan kang pumatay sa isang general at nilustay ang kanyang mga ari-arian. Mangyaring makipagtulungan sa aming mga pagsisiyasat. Ano? Nahiya ang pamilya Zelli. Pagpatay sa isang general, ito ay napakabigat ng kasalanan. Hindi namin ginawa. Sinubukan ni Helen na tumutol. Wala kang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya. Sige, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Alisin mo sila. Si Helen at ang kanyang pamilya ay piniringan at dinala sa isang jeep ng hukbo. Makalipas ang halos 10 minuto, kuminto ang jeep. Tinanggal ang blindfold ng pamilya Zelli. Ngunit sa isang sulyap sa labas ng jeep, lahat ng miyembro ng pamilya ay agad na natulala sa nakitang nasa harapan nila. Dinala sila sa libingan ni Frederick Walter. Kabanata 906. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamasamang tanawin. Ang mas nakakatakot ay ang kabaong ni Frederick ay hinukay at binalutan ng bandila. Pinalibutan ng mga 10,000 sundalo ang libingan, na sumasaklaw sa layo na mahigit 10 kilometro kwadrado. Ito ay isang kahanga-hangang tanawin. Ang 3 iba pang pangunahing pinuno ng sambahayan ay naroon na, nakaluhod sa harap ng libingan ni Frederick sa labis na takot at panghihinayang. E anong nangyayari? Tiyak na dati ng sundalo si Frederick. Ngunit bakit kailangan pang maglagay ng watawat sa kanyang kabaong o paalisin siya ng mahigit 10,000 lalaki? Teka, ang sabi ng kapitan na nakahuli sa amin ay pinatay namin ang isang general. Si Frederick ay isang general. Nasira ang pamilya Zelli. Kanina ka pa namin hinihintay. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ng pamilya Zelli. Dahilan para kinilig sila.
Lumingon sila at nakita si Dexter na naglalakad palapit sa kanila. Ang mukha ng lalaki ay mukhang mabisyo at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Plano mo lahat ng ito? Tanong ni Helen na takot na takot. Napangiti si Dexter. Ayon ba sa gusto mo? Sino ka sa lupa? H, paano mo nagagawang pakilyusan ang mahigit 10,000 sundalo at magsagawa ng state funeral para kay Frederick? Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Wolfsbreed kay Dexter. Handa na ang lahat, Great Marshal. Sisimulan na natin ang seremonya. Tumanggo si Dexter. Oo, ano? Isang lamigang damaloy sa gulugod ni Helen. Mahusay na Marshal. Ang taong ito dito ay ang Diyos ng digmaan, ang makapangyarihang dakilang Marshal. Oh God! Bakit? Paano tayo nakipagtalo sa Great Marshal? Mas malala pa ito kaysa sa pag-provoke kay Hades. Ang basurang iyon, si Frederick, ay isang sundalo ng Great Marshal. Si Helen ay napuno ng takot, panghihinayang at kaguluhan. Bakit ko pinagtaksilan si Frederick? Kung sa halip ay pinakasalan ko siya. Hindi lang ako magiging bahagi ng apat na pangunahing sambahayan. Naging tanga ako. I'm so idiot. Nagsimulang umiyak si Helen na parang baliw na babae. Tumahimik ka, angal ni Dexter. Nakakaistorbo ka kay Frederick. Agad na tumahimik si Helen nang hindi siya naglakas loob na sumalungat sa utos ni Dexter. Puntahan mo ang kabaong. Tulala na naglakad si Helen patungo sa kabaong. Tumayo si Dexter sa harap ng puntod ni Frederick. Kumuha ng bote ng alpha wine at ibinuho sa tabi ng kabaong. Pilipat na tayo, kaibigan ko, sabi ni Dexter. Namumula ang mga mata. Nakahanap na ako ng mas magandang lugar para sa iyo sa pagkakataong ito. Makakapagpahinga ka na sa kapayapaan ngayon. Pagkatapos, sumigaw siya, itaas ang kabaong. Para sa general, ang mga sundalo ay umuungal. Dahil doon, hirap na binuhat ni na Helen, Damian, Henry, at Mrs. Moore ang kabaong ni Frederick. Napakabigat, ngunit hindi kasing bigat ng kanilang mga puso. Kung tama ang hula nila, ang pagpapaalis kay Frederick ay nangangahulugan na natapos din ang kanilang oras. Makalipas ang halos isang oras, nakarating na rin sila sa Imperial Cemetery. Ang apat na pangunahing pinuno ng sambahayan ay ganap na pagod. Nagsindi ng kandila si Dexter. Paulum, kaibigan ko, sisiguraduhin kung makakasama ka ng mga makasalanang ito. Si Helen Zelly ay hindi karapat dapat para sa iyo. Kaya maaari siyang maging alipin mo. Ang tatlo pa ay maaaring maging iyong mga alagang hayop. Pagkatapos, lumingon si Dexter sa apat na pinuno. Napahikbi silang apat. Wala nang anumang dignidad na dating taglay nila bilang mga pinuno ng angkan. Patayin ninyo ang inyong mga sarili at sumama sa aking kaibigan. Ulipulin ko ang inyong buong angkan at hindi mag-iiwan ng kahit isang miyembro. Kabanata 107. Alisin ang lahat, para sa kapakanan ng kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Ang apat na pinuno ay walang pagpipilian kundi isakripisyo ang kanilang sarili. Kaya, ibinaba nila ang kanilang mga ulo habang kumukuha sila ng isang katana bawat isa at itinutok ito sa kanilang mga tiyan. Ito ay isang kalonos lunos na gabing may bahid ng dugo. Ilagay mo sila sa kanilang mga kabaong. Magpahinga sa kapayapaan, aking kaibigan. Magpahinga sa kapayapaan, General. Bumalik sa Luna Manor sa Atheville. Nakatanggap si Theodore Luna ng mga salita na ang mga lalaking ipinadala niya para tulungan ang apat na pangunahing sambahayan ay hindi na sila nakilala. Agad niyang tinawagan si John para alamin kung ano ang nangyayari. Kakatanggap ko lang din ng balita. Makatutuhan ang sagot ni John. Agad na inayos ni Dexter Cruz ang isang grave moving ceremony para kay Frederick Walters kagabi. Ang apat na pangunahing pinuno ng sambahayan ay pinilit na magpakamatay bilang kabayaran. Napabuntong hininga si Theodore. Hindi ko akalain na ang taong iyon ay mauuna ng isang hakbang sa atin. Oo nga pala, inilantad ba ng apat na pinuno ang aking pagkakakilanlan? Umiling si John. Hindi ko alam. Si Theodore ay nasa isang tali. Ham. Kung ganoon, mas marami pa akong dahilan para hindi kalabanan si Dexter ngayon. Kung may balak ako laban sa kanya nang hindi man lang ako inilantad ng apat na pinuno. Ibibigay ko lang ang sarili ko at maghinala siya sa akin.
Gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng foothold si Dexter sa Devil. Siya ay isang malaking panganib sa kaligtasan. Hindi ako makakatulog ng maayos hanggat nandyan siya. By the way, I've heard na kamag-anak si Dexter sa Cruz family ng Atevel. Napagmasdan mo ba ito? Nagmamadaling tumango si John. Oo, meron ako. Si Dexter ay talagang miyembro ng pinakamakapangyarihan sa tatlong aristokratikong angkan. Siya ang inabando ng anak ng pamilya Cruz. Ang kanyang mapapangasawa ay si Robin Lewis. Ang kanilang pagsasama ay isinaayos mula pa noong sila ay ipinanganak. Si Robin Lewis ay isang direktang ina po ng pamilya Lewis. Isa pang maharlikang angka ng Atevel. Tulad ng inaasahan sa isang ina po ng isang maharlikang pamilya, ang kanyang mga gene ay napakatalino na siya ay kung nasaan siya ngayon. Kahit na walang suporta ng kanyang pamilya, gayunpaman, ang kanyang mga tagumpay ay walang kahulugan sa harap ng tatlong maharlikang pamilya sa Atevel. Sabihin, kung ipahayag natin na si Dexter Cruz ay hayagang humiwalay sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Robin Lewis dahil ang pamilya Lewis ay hindi sapat para sa kanya. Papalayasin ba siya ng pamilya Lewis sa Atevel? Alam ko na kung ano ang gagawin ngayon. Guro, sabi ni John sabay tango. Pumunta ka, ilabas mo siya sa Atevel sa lalong madaling panahon. Papadalhan ko ang pamilya Cruz ng pagbati at sasabihin sa kanila na huwag siyang tulungan. Umalis si John na may masamang ngiti sa labi. Ang pamilyang Lewis ay isa sa tatlong maharlikang pamilya ng Atevel. Ang kanilang kapangyarihan ay pangalawa lamang sa kapangyarihan ni Theodore Luna. Ang apat na pangunahing sambahayan ay hamak kumpara sa mga aristokratikong pamilyang ito. Si Dexter Cruz ba ay isang karapat dapat na kalaban ng mga aristokratikong pamilya dahil lamang sa nagawa niyang alisin ang apat na pangunahing sambahayan? Tiyak na hindi. Inilabas ni John ang balita ng gabing iyon. Ang inabando ng anak ng pamilyang Cruz ay pampublikong tinalikuran ang pakikipag-ugnayan kay Robin Lewis ng pamilyang Lewis. Na nagpahayag na ang pamilyang Lewis ay hindi karapat dapat para sa kanya. Ang balita ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Gaano kaya kayabang si Dexter Cruz? Akala ba niya ay hindi na siya matatalo matapos maalis ang apat na pangunahing sambahayan? Hindi ba niya alam na palaging may iba pang mas magaling sa kanya? Ang apat na pangunahing sambahayan ay walang halaga kumpara sa pamilya Lewis. Isantabi ang yaman ng pamilya Lewis. Sapat na ang katutuhanang may tao sa pamilya na may ranggong general para itaboy si Dexter sa isang sulo. Bukod dito, kilala si Robin Lewis bilang isa sa apat na dilag ng Atevel. Ang katotohanan na si Dexter ang nagkusa na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan ang naging dahilan upang siya ang naging dahilan ng mga biro ng lahat. Samantala, sa sambahayan ni Lewis, ang pamilya Lewis ay nagkataong nagsasaya sa tanghalian nang matanggap nila ang balita. Inilapag ng galit na Robin ang kanyang mga kubyerto sa mesa at bumangon. Ang inabando ng anak na iyon ay walang iba kundi basura. Tatay, hindi man lang siya karapat dapat na hawakan ang sapatos ko. How dare he call off the engagement? Ako, pagbabayaran ko siya para sa insultong ito. Kabanata 108. Galit na galit ang ama ni Robin at ang pinuno ng angkan na si Conrad. Umupo ka na at kumain ng pagkain mo. Ang langaw na katulad niya ay hindi karapat dapat naguluhin ang ating pagkain. Nagtawanan ang iba sa pamilya. Tama siya. Ang taong iyon ay walang iba kundi isang hindi gustong anak na walang proteksyon ng pamilya Cruz. Ang langaw na tulad niya ay hindi dapat makaapekto sa ating kalooban. Napaupo na lang si Robin at ipinagpatuloy ang pagkain sa frustration. Robin, magdala ka ng ilang lalaki at turuan mo siya ng leksyon. Sabi ni Conrad pagkatapos kumain. Hindi niya tinatanggal ang kasal. Dapat tayo ang may gawa nito. Mabilis na tumango si Robin. Huwag kang mag-alala, tatay. Iwan mo sa akin. Ang isang asong tulad niya ay hindi makapagpasya sa pagpapalit ng mga may-ari ng ganoon lang. Kaya niyang mangarap. Oo, bumalik ka kagad pagkatapos mong makipag-ayos sa kanya. May mas importante pa tayong gagawin kaysa dito. Samantala, sa Trust Media, ano ang kahulugan ng artikulong ito? Dexter, tanong ng isang seloso na si Lacey habang inaabot ang phone niya kay Dexter. Anong mali?
Furious na kinuha ni Dexter ang telepono at agad na nakaramdam ng lungkot nang masulyapan ang mga headline. Ito ay ang balita tungkol sa pagkansela ni Dexter sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Robin Lewis. Pagkatapos, hindi malinaw na naalala ni Dexter na mayroon talaga siyang kasintahan. Ngunit hindi pa niya ito nakilala. Nakalimutan pa nga niya ang bagay na ito kung hindi siya pinaalalahanan ni Lacey. Kakalimutan ko na sana ito kung hindi mo pa nasabi. Lacey, nagmamadaling paliwanag ni Dexter. Nabalitaan ko na engaged na ako sa babaeng ito since birth. Pero hindi ko pa siya nakilala. Ni hindi ko na-acknowledge ang status niya bilang fiancé ko. Kung gayon, paano mo naisip ang ipagpaliban ang iyong pakikipag-ugnayan sa kanya? Wala naman akong sinabi dito. I'm guessing may nagpapakalat ng chismis. Talaga, syempre, kailan pa ako nagsinungaling sayo? Nagsimulang gaman ang pakiramdam ni Lacey. Iyon ay isang matalinong pagpili. Napangiti si Dexter. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo para sa akin. Lacey, walang ibang babae ang mahalaga sa akin. Maya-maya lang ay nagmula sa labas ng pinto ang mga tunog ng pagkawasak at hiyawa ng isang babae. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling lumabas si Dexter habang nakahawak sa kamay ni Lacey. Dumating sila sa lobby upang makita ang isang babae na sinisira ang opisina sa galit. Iniwasan siya ng lahat ng empleyado sa takot. Walang nang-ahas na pigilan siya. Ang babae ay tumingin lalo na marangal sa lahat ng kanyang mga alahas. At ang kanyang hitsura ay maihahambing sa kay Don Castaneda. Gayunpaman, ang kanyang marahas na pag-uugali ay tiyak na hindi tumutugma sa kanyang hitsura. Itigil mo yan, angal ni Dexter. Sino ka? Bakit ka gumagawa ng eksena dito? Sumagot ang babae. Ako si Robin Lewis ng pamilya Lewis. Sabihin sa mat na iyon. Dexter Cruz, na lumabas dito. Kaya siya si Robin Lewis. Ang babaeng pinaalis ni Dexter ang pakikipag-ugnayan niya. Nakahinga ng maluwag si Lacey nang makitang hindi nakilala ng babae si Dexter. Kaya nagsasabi ng totoo si Dexter. Ako iyon, sabi ni Dexter. Ikaw, sinulyapan ni Robin si Dexter bago umisi. Ha, so ganito ang itsura mo. Hindi mo man lang siguro makukuha ang sarili mo sa isang asawa. At gayon pa man, hayagang pinaalis mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa akin. Hindi mo ba alam kung saan ka nakatayo? Kaya nandito ka para hilingin na magbago ang isip ko. Sorry, pero hindi ka sapat para sa akin. Shitty, labis na nena si Robin. Hindi sapat para sa iyo. Sinasabi mo na ang binibini ng pamilyang Lewis ay hindi sapat para sa isang asong katulad mo. Ito ang pinakamalaking insulto kay Robin Lewis. Kabanata 109. Sira ka, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Sigaw ni Robin, ikaw ang hindi sapat sa akin. Bastard ka, nais kong humingi ka ng paumanhin sa akin sa publiko at linawi na ang pamilyang Lewis ang tumatawag sa pakikipag-ugnayan at hindi ikaw. Una sa lahat, hindi ko pa na-acknowledge ang engagement natin. Lalo na ang publicly renounce it. Sagot ni Dexter. Pangalawa, ikaw ang lumapit at sinimulang basagin ang aking lugar. Ikaw dapat ang humihingi ng tawad. Umisi si Robin. Dapat kang igalang na sinisira ko ang iyong maliit na kumpanya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ng tawad sa publiko sa loob ng 3 araw at linawi na ang pamilyang Lewis ang nag-alis sa iyo. O isasara ko ang iyong kumpanya at si Payne kapalabas ng Atheville. Nagsimulang may na si Dexter. Baliw ka ba? Sinabi ko sa iyo na hindi ko pa kinikilala ang pakikipag-ugnayan na ito. Kaya paano ko ito tinalikuran sa publiko? Umalis ka na dito. Sinisira mo ang negosyo ko. Huwag mo akong sisihin sa mga bagay na mahirap gawin noon. Malamig na sabi ni Robin. Smash ang lugar na ito hanggang sa pumayag siyang humingi ng tawad. Ang 2 bodyguard na dinala ni Robin ay nagpatuloy sa paggawa ng kalituhan sa lugar. Bastards! Sa sobrang galit, pinalayas ni Dexter ang 2 bodyguard sa opisina. Hindi ko patatawarin ang sino mang maglakas loob na maglagay ng isang daliri sa lugar na ito. How dare you attack my men? May death wish ka ba? Tutuperin ko ang aking mga salita. I'm going to smash your company up.
Galit na sigaw ni Robin. Pagkatapos, sinimulan niyang sirain ang lugar mismo. Sampal. Walang pagdadalawang isip na sinampal siya ni Dexter sa mukha. Tutupad din ako sa mga salita ko. Hindi ko patatawarin ang sinumang tumutol sa lugar na ito. Napasinghap ang lahat sa gulat. Sinampal pa talaga ni Dexter si Robin sa mukha. Iyan ang prinsesa ng maharlikang pamilyang Lewis. Inilagay na lang niya sa death row ang sarili niya sa sampal na iyon. Papatayin na nila siya. Napahawak si Robin sa mukha niya na hindi makapaniwala. Ikaw, how dare you hit me? Anak ka ng Abdurk. Beastard ka. Hindi mo ba alam kung gaano kay Omen at kalakas ang pamilya ko? General din ang kapatid ko. Sisiguraduhin kung mamamatay ka sa pananakit sa kapatid ng isang general. General. M. Kung titignan kung gaano kabastos ang kapatid niya. Malamang basura rin siya. Maaga o huli ay matatanggal siya sa kanyang ranggo. Dexter remarked. Sige. Sasabihin ko sa kapatid ko ang eksaktong sinabi mo. Mamamatay din ang walang hiyang bitter dyan na nasa basurahan na natanggal ko. Sampal. Sinampal ulit ni Dexter si Robin sa mukha. Maaari mo akong iinsulto. Ngunit hindi ko patatawarin ang sinumang manginsulto sa aking asawa. F.C. Galit na galit si Robin na maaaring sumabog. Paano magpapatuloy na tumayo ang pamilya Lewis matapos siyang sampilan? Hindi na maibabalik ang kanilang dangal kahit na napatay nila si Dexter. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumabas ng trust media. Puno ng matinding galit. Nag-alala talaga si Lacey. Ang walang ingat sa iyo. Dexter. Siya ay mula sa pamilyang Lewis at mayroon silang general sa pamilya. Kami. Hindi namin kayang buluhin sila. Ano na ang gagawin natin ngayon? Baka kailanganin pa nating umalis sa Atheville. Umiti si Dexter at sinigurado sa kanya. Huwag kang mag-alala. Lacey. Ang pamilya lang ni Lewis. Wala akong pakialam sa kanila. Akala nila lahat sila dahil lang may general sila sa pamilya. Kung ganoon, gagawin ko siyang magsasaka. Napailing na lang si Lacey at bamaantong hininga. Ayan na naman siya ng bobola. Kabanata siyam na raan at sampu. Bumalik si Dexter sa kwarto niya. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari. Ang nag-anunsyo ng ganoong balita ay malamang nagusto ng away sa pagitan ko at ng pamilya Lewis. Sino ang higit na makikinabang sa ganitong sitwasyon? Walang pangalawang hula, dapat ay si Theodore Luna, ang amo ng Luna Manor. Malaki ang posibilidad na siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Pero ayos lang, hindi ako nagmamadaling harapin siya. Maghihintay ako hanggang siya at ang kanyang mga tauhan ay bumangon ng buo bago siya mabunot. Pagkatapos noon, dinil niya ang numero ni Wolf's Greed. Huwag kang gagawa ng kahit ano kay Theodore Luna ngayon. Ang kasakiman ng lobo, bigyan ito ng kaunting oras bago panasan mo siya ng lubusan. Opo, Ginoo, samantala, sa tahanan ng pamilya Lewis. Maluhaluhang ikinwento ni Robin sa ama ang nangyari kanina at kung paano siya natamon. Nang makita ang malinaw na marka ng sampal sa pisngi ng kanyang anak, nagnangalit si Conrad, anak ng Abdurk. Ang inabando ng hamak na iyon ay nang ahas na tamaan ang isang miyembro ng pamilya Lewis. Siguradong may mga bola siyang gawa sa bakal. Nagsalita ang isa pang miyembro ng pamilya Lewis. Inatake ka ba niya dahil hindi mo ibinalita kung sino ka? Robin. I did. Sagot ni Robin. Sinabi ko sa kanya na ako ang binibini ng pamilya Lewis. Gayunpaman. Lalo siyang naging bastos at sinabing ang pamilya Lewis ay hindi karapat dapat nadalhin ang kanyang sapatos. Ano? Naging mamamatay tao ang tingin ni Conrad. Ang pang-iinsulto sa kanyang anak na babae ay sapat na masama. Ngunit ngayon ang lalaking iyon ay nagpahayag na ang buong pamilya Lewis ay hindi man lang akma na hawakan ang kanyang sapatos. Dapat siyang mamatay. Pabalikan si Riker at barilin si Dexter Cruz. Sabi ni Robin. Katahimikan. Matigas na sagot ni Conrad. Si Riker ay isang general ang pagmamalaki ng pamilya Lewis. Insulto sa kanya at sa buong pamilya ang pagpapaharap niya kay Dexter. Ang isang inabando ng anak ay hindi katumbas ng oras ng iyong kapatid. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Si Conrad ay medyo nagkakasalungatan. Puntong hininga.
Ang pakikitungo sa isang tulad ni Dexter gamit ang sarili nating mga kamay ay isang kahihiyan. Kung malalaman ito ng ibang mga aristokratikong pamilya, tiyak na pagtatawanan nila kami. Maibabalik lang natin ang ating karangalan sa pagdating ng Beastard na iyon at pagbayaran ang sarili niyang mga aksyon. Biglang nagsalita ang nakababatang anak ni Conrad na si Jerry. Ipaubaya mo na sa akin ito. Dad, maglalagay ako ng kabaong sa harap ni Dexter at gagapangin ko siyang mag-isa bilang ganti. Nakahinga ng maluwag si Conrad. Sige, Jerry, ipaubaya ko na sa'yo. Huwag bigin ang pamilya Lewis. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sagot ni Jerry. Hintayin mo lang ang good news ko. Agad na inayos ni Jerry ang paggawa ng kabaong bago sumugod sa Trust Media kasama ang dalawang bodyguard. 2/3. May dala pa siyang dalawang baril. Sa ganoong paraan, maaari niyang gamitin ang mga ito kay Dexter sakaling tumanggi ang huli na sumunod sa kanyang mga utos. Tiyak na magiging akin ang posisyon ng clan leader pagkatapos nito. Hindi nagtagal, umasok ang tatlong lalaki sa Trust Media. Agad na natigilan ang mga empleyado nang makita ang kabaong. Sinong mag-aakala na may isang tao mula sa pamilyang Lewis na magpapakita ng ganito kabilas na may dalang kabaong? Tila nagpupersedge ang mga lalaking ito na titilin ang buhay ni Dexter. Bang! Isang malakas na ingay ang umalingaungaw sa buong lobby nang bumagsak ang kabaong sa lupa. Maging ang sahig ay bahagyang nabasag. Tumalo ng puso ng lahat kasabay ng ingay. Lumabas ka dito, Dexter Cruz. Umungol si Jerry. Nakatanggap ng balita si Dexter at mabilis na lumabas. Napangiti siya nang makita si Jerry at ang kabaong. Malaki. Narito ang isa pang manggugulo. Medyo napapagod na ako sa paghampas sa napakaraming tao. Kaya't inihanda mo ang iyong sarili ng isang kabaong alam mong malapit ka ng mamatay. Malamig na tanong ni Dexter. Iyan ay medyo nag-iisip tungkol sa iyo. FC Cough.